Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, Santo. Amen. Happy birthday, Tay. Happy birthday. Happy birthday, Lolo. Thank you. Lolo, sabi mo, bukas mamamasyal tayo dahil bibili mo ako ng laruan dahil birthday mo. Oh, bukas. Bibili tayo. Baliktad pala dito. May birthday pa naglaragalo. Oh, oh. Sige na, sige na, sige na. Puna. At mga kain na. Hala. Hala, kain na. Ang pato eh. Yan. Si Dark, talagang paborito mo yung bangus, ano? Sorry, ah. Si Inay, inubos. Oo nga. Hindi bali, Joanne. Meron pa naman natirang tinik, oh. Ito na lang kainin natin. Marami pa namang ulam, eh. Sige, wala, kain. Hindi man lang naisip na baka gusto rin ng iba ng bangus. Basta ako. Babay na lang ako. Paborito kayong inihaw eh. Hindi na tuloy nakatikim kahit yung may birthday. Ako, okay na sa akin ang manok. Pabot ka. Teka, meron pang natira o. Eto, may balat. Baka gusto mo, ito na pagtiyagaan mo. Ito, tama na sa akin itong manok. Ikaw naman. Kala ko ba kainan to? Diba, paano ka naman makakakain kung may nagpaparinig? Depende sa tinatamaan. Nay, kung ayaw niyo magpakain, hindi na sana kayo nag-imbita. Tinawag pa akong nanay. Napakabastos naman. Yan ay pagsabihan mo nga yung asawa mo, ha? Ikaw naman kasi, Emma. Ano? Ako na naman! Oh, sige. Tama na. Ako sisisihin mo eh. Nakita mo kung anong ginawa. Alam mo siya lang ang tao. Tama na, please. Magkain na na tayo, ha? Wala, kain. Kaya lumalaki ang loob ng babae niya. Tama na. Magkain na. Isang mapayapa at masayang hapon pong muli ang aming bati sa inyo mula dito sa programang Ipaglaban Mo. Tayo pong mga Pilipino ay nakikilala dahil sa ating pagiging makaangkan. Wala na po sigurong bansa sa mundong ito ang may pamilyang nagmamahalan at nagtutulungan, hindi lamang sa mga magulang, anak, kundi hanggang sa kalayuang kamag-anak. Ang pamilyang Pilipino, ika nga'y sintibay ng bakal. Ngunit tulad din ng bakal, ito'y maaaring masira ng kalawang. Saan po kaya karaniwang nagsisimula ang kalawang na ito? Yan po ang mabigat na katanungang sasagutin ng ating kaso ngayong hapon na pinamagatang Ingrato. Panoorin po natin. Ingrato? Ba't naman silagot-sagot yung sinanay ng gano'n? Pambihiraan naman kasi kung makapagsalita yung nanay mo, no? Parang palamon niya tayo dito. Bakit? Ha? Sino ba namiling ngayong linggo to? Toka ko ngayon ah. Kaya lahat ng handa doon, ako bumili noon. Shhh! Tumahimik ka. Oo nga, pero isipin mo, susunod na linggo sila naman ng toka. Ang ibig sabihin noon, hati sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Kaya dapat lamang nahati rin sa gamit. Eh kung tutuusin nga, nakakalmang pa nga tayo, meron tayong dalawang anak. Eh samantala sila dala-dalawa lamang. Pagkatapos noon eh, ulam lamang, eh, sinuhapang mo na. Eh, talaga naman niluto ko yun dahil paborito ko yun, eh. Tsaka bakit ba? Dami naman ibang ulam doon, ah. Alam mo, Mercy, dapat nakikibagay tayo, eh. Nakikitira lang tayo rito. Ayan. Kaya nga, pati yung mga anak mo, wala nang respeto sa akin. Paano nakikita kung paano ako tapak-tapaan yung nanay mo, tapos kakampihan mo pa? Hindi sa ganakampihan. Isa sana. Hindi! Sana man lang nanahimik ka na lamang. Matanda na yun. Ano ko ba? Eh, ewan ko naman sa'yo eh. Ba't nakakatiis ka dito sa pamilya mo? Tagal na natin ganito ha. Nasa puder pa rin tayo ng mga magulang mo. Hindi ba sinubok natin bumukod? O, nakaya ba natin? Eh, kasi naman ikaw eh. Ang bilis mo sumuko. Eh, di kakayanin natin ngayon. Ano ba? Tama na nga yan. Mag-adjust ka na nga lang. Eh, kasi naman yung
nanay mo. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap na ang kaisa-isa niyang anak, eh, sa akin lang bumaksak. Marinig ka! Eh, kasi nanay mo, eh, isip naman, santa-santita. Talagang hindi ko matatanggap ang babae yun, Carlos. Pinalaki ko matino ang anak natin. Inalayo ko sa lahat ng bisyo para lumaking mabuting bata. Pagkatapos, sa ganyang klase lang ng babae babagsak, isang mananayaw, ilang lalaki na ba pinagdaanan niya bago siya napunta sa anak mo? Eh, Ma, ang tagal-tagal na noon. Nakaraan na ni Mercy yun. Maraming nagbago na siya. Hindi na mabubura yon. Hindi mo kasi alam eh kung paano ako pinag-chichismisa ng mga kasama ko sa simbahan dahil yan. Wala na tayong magagawa. Mahal siya ng anak mo. At lahat ng mahal ng anak mo, dapat mahalin mo rin bilang ina. Paano kung mamahalin? Nakita mo ang ugali? Ugali pusali pa rin hanggang ngayon. Kahit tama lang na nasa pangangalaga ko ang mga apo ko. Dahil sigurado, hindi tamang asal ang matututunan nila dyan sa ina nila. Marinig ka, ha? Bakit? Nakikitira lang sila sa atin, ha? Bakit ako mangingilag sa kanila? Tayo, nagkakaintindihan. Pabayaan mo sila. So, nga pala tayo. Ano nangyari sa usapan niyo rito sa bahay? Pinuntahan ko nga kahapon. Naibenta na raw nila sa iba dahil hindi natin kayang bilhin ito. Kaya tuloy ang pagpapalis sa atin. Hindi ba napagbigyan yung hinihiling natin na the 6 months na palugit? Ganun na nga. Paano yun tayo? Kakahiwa-hiwalay tayo. Mangupahan tayo sa ibang lugar. Pero mas mabuti na rin para matahimik tayo lahat. Wala. Yan ang kinalulungkot ko. Magkakahiwalay tayo, magkakaanlayo tayo. Alam mo, matanda na kami ng inang mo. Kami ang magkakasama. Ano na lang ang mangyari sa amin kung halimbawa isa ang magkasakit? Sa kami pupunta? Sino ang aming matatakbuhan? Ito eh. Wala na ibang paraan eh. Sana, pakiusap. Huwag kang lalayo sa akin. Malulungkot ako kapag inilayo mo sa amin ng mga apo namin. Tay, hindi ko na malaman ang gagawin ko eh. Tuturete na ang utak ko eh. Eh pare-pareho ko naman kayong mahal eh. Tignan mo kung ano ang dala ko. Oh. Ay, bagong damit. Sa department store ko binili yan, baka akala mo. Susan. O, syempre. Para yata sa apo ko yan. Eh, nasa naman yung pangako mo sa akin sapatos? Wala dito. Bayaan mo, pag nakakubra uli ako sa paluwagan, yun naman ang isusunod natin. Sige. Mami, Mami, tignan mo itong damit, to. Ang ganda. Kahit hindi mo na ako ibili ng damit para sa party sa school, pwede na itong bigay ni Lola. Joan, halika. Isukat mo. Tignan ko nga. Ayan. Ang ganda. Ngayon ka lang nakatikim ng ganyan. Ay, Lola! Oh, saba. Bakit ngayon ka lang?
kayo, yung nag-review po ako eh. Nag-review? Nung isang araw, nag-review ka eh. Tapos nung umuwi ka, ano, lasing ka pa. Eh, nag-review nga eh. Gusto niyo ba ang bumagsak? Oh, kumain ka na ba? Ay, hindi na ho. Aalis na ho ako kagad. Aba, bakit? Eh, kasi po nag-review nga kami doon sa bahay ng kaklasiko. Eh, kaya lang naman ho kumuwi dito para humingi ng pera para sa project namin bukas. Project na naman? Di ba kabibigay lang sa'yo ng tatay mo? Aba, sumusobra ka na ha? Hindi na tama yan. Eh, kay Lola naman na humingi. Hindi naman sa inyo eh. Siya, tama na. Sige, magkano? Lola, ako na lang ako. Ayun, pwede na ho ito. Pwede na ho ito. Thank you. The best talaga kayo. Mwah! Sige po, papalit lang ako. Nay, huwag niyo naman ho sana mama samain, pero ni-spoil niyo yung bata eh. Pati tuloy ho sa akin, hindi na natatakot. Ina ka. Gumawa ka ng paraan para katakutan ka. John, lika. Sukat natin ang dalawa. John! Sa mga bata. Tanga. Eh, huwag niyo naman sasaktan ng bata. Tama na, ako na ang kakausap sa kanya. Sige, kampihan niyo na naman para kayo lang ang pakinggan. Alam niyo ba kanina kung sagot-sagotin ako niya sa harapan ng principal? Tsaka kayo, ha? Bakit ba lagi na lang kayo nakabalandra sa amin ng mga anak ko? Apo ko siya eh. Huwag niyo siya sasaktan. Lolo, eh, Lolo. Anak ko naman siya. Ako nagluwal sa kanya. Kaya gagawin ko. Manahin mo pa ito. Eh kung bakit naman kasi tatsiga kayo dyan sa kotsyon yung yan eh. Natanggap na naman nyo yung benefit at pension nyo sa pag-retire nyo. Bumili kayo ng kotse para sa sarili naman nyo yun eh. Pakonswere naman nyo sa sarili nyo, di ba? Meron ka ng bagong kotse. Pero wala ka naman bahay. Alam ka naman sa kotse ka titira. Sa bagay, sinabi pala tayo kagabi, hindi na kayo kising. Eh si Mr. Tan, may pinagbibiling lote dyan. Malapit lang daw. Ito, gano'n mo. Ba? Diyan lang yan ah, sa paglampas ng tulay ah. Oo nga eh. Eh, naisip ko, kung mabibili natin yung lupang yan, kaysa naman yung palagi tayo nagumupaan, eh ano kaya kung magpatayo tayo ng bahay? Sama-sama pa rin ba naman tayo? Eh, di ba? Hindi naman talaga gusto mong mangyari, di ba? Magkakasama tayo. Pero ang pinakamainam siguro mangyari, kung bahay ang gagawin natin, ano kaya kung duplex para kahit paano, magkakasama pa rin tayo, hindi pa tayo magkahiwalay. Yan siguro ang pinakamabuti. Para
Matigil na yung mga bangayan na yan. Oo nga, tay. Naisip ko nga rin yan eh. Pero kanya lang, tay. May konti akong problema ngayon eh. Eh kung magka-cash out naman ako ng pera sa ngayon, medyo malaki-laki yun para sa akin. Eh paano pala yan? Eh, tay, total naman eh. Para sa atin din naman to. Naisip ko na parang... Ano kaya kung hiraming ko muna, sana muna yung naipon ninyo? Saka ako lang babayaran kapag nakagana na ako talaga ng sapat na pera para makuha lang natin yung lupa. At kung makukuha ko na yung titulo, ang mangyayari niyan, i-apply ko to sa SSS. Saka tayo magpapatay ng bahay. Kailangan kausapin ko muna nanay mo tungkol dyan. Ano naman yun? Ilang hirap tayo eh. Baka mami, di pumayag si inay. Alam mo naman, pagdating kay Mercy, sasabihin nun eh, magbubuhay rin na naman yun sa ipon ninyo. Patay, paano? Pag-aralan nyo muna yan, ha? Sige. O, sige, pili na ako. Sige, ingat ka na. Talaga nga magbubuhay rin na siya doon. Biruin mo, kanyang-kanya yung bahay. Di ba yun ang gusto mo? Yung malayo sa'yo yung manugang mo. Gusto ko ngang malayo siya. Pero siya lang. Hindi kasama ang mga apo ko. Lola, bakit kayo away ng mami? Paano ba namang hindi ko aawayin yung mami mo? Eh wala nang ginawang matino. Eh kung siya ba naman, tumutulong siya sa daddy mo sa paghahanap buhay, eh di hindi sana sila hirap sa buhay. Ako, paglaki ko, magtratrabaho ko para hindi mo rin ako awayin. Nakita mo na. Kung anong pag-uugali ang tinuturo mo dyan sa bata. Naturingan ka ngang reliyosa. Pero maling asal naman yung napupulot ng bata. Sige. Paggalitan mo ako sa harap niya para mawala na rin siya ng respeto sa akin. Di natikman mo rin yung ginagawa mo sa iba. Basta. Hindi hiwalay sa akin ang mga apo ko. Hindi na kung hindi. Pero magkatabi pa rin kayo ng bahay na manugang mo. Ikaw talaga, ha? Kung magplano ka para bang napakadali, saan naman sila kukuha ng pera na pambili ng lupa, aber? Ibigay ko na. Ano? Pinahiram ko. Kanting ipon natin. Carlos, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Eh, yun lang ang pera natin. Pareho naman tayong walang hanap buhay. Eh, anak naman natin siya eh. Oo nga. Pero paano naman kung tayong biglang mga ilangan? Eh, huwag ka mag-alala. Meron pa naman natitira eh. At saka isa pa, siguro naman hindi naman tayo pababayaan ng anak natin, ano? Paano ba ito? Paano kung may mangyari? Huwag kang mag-alala. Nag-withdraw si Carlos ng perang naipon sa bangko at ibinigay ito kay Rene para pambayad sa lupang nagustuhan ito. Nabili naman ni Rene ang lupa at ang deed of sale, pati na ang titulo, ay nilagay sa pangalan niya at ni Mercy. Pagkatapos ay umutang si Rene sa SSS at isinangla ang lupa upang magpatayo ng duplex. Binenta ko na itong set sa ibang makasangkapan kay Maring Lorin. Kukunin daw niya bukas pagkatapos nating maglipat. Yung pinagbilan, bilhin na lang natin ng bago. Dagdagan natin ng konti. Meron pa naman akong sasahurin sa paluwagan eh. Alam mo, maganda yung bagong lipat, bagong lahat.
Sinabi mo na rin lang yan. Maganda siguro kung pati buhay natin bago rin. Ano yung sabihin? Ang ibig kong sabihin, sana magkasundo na kayo ng Mercy. Bakit? Nag-away ba kami? Ang gusto ko yung totohanan. Alam mo, lumalaki yung mga bata na walang nakikita kundi yung iringan ninyong dalawa. Hindi ako ang lalapit sa kanya. Kaya nga, ako na ang lumalapit sa inyong dalawa. Gusto ko magkasundo na kayo. Pwede ba? Emma, konting panahon na lang ang ititira natin sa mundong ito. Sana sa konting panahon na yun maging masaya at matahimik ang pamilya natin. Mercy, yeah. Halika. Alam kong hindi kayo nagkakaunawaan ng nanay mo. Kung ano man ang pinagmulan nun, ayaw ko nang angkatin. Ang mahalaga magkasundo kayo. Gusto mo bang makasundo ang biyanan mo? Emma, alam kong gusto mo rin yun. Maganda siguro yun, magkasundo na kayo. Kung ano man ng konting hindi nyo pagkakaintindihan, huwag nyo nang palalakihin. Pagpasensyahan nyo na. Alam nyo, sa tuwing mag-aaway kayo, hindi lamang ako ang nasasaktan, kundi pati si Rene at ang mga bata. Sana magmula sa panahon ito, magkasundo na kayo. Pwede ba? Nakikiusap ako. Nay, alam ko naman, ayaw niyo sa akin nung pa eh. Naamin ko, hindi naman ako perpektong babae para sa anak niyong si Rene. Pero, sa loob ng maraming panahon, tiniis ko yun. Dahil, kala ko matatanggap niyo ako eh. Sana naman ho, alang-alang na lang kay Rene at sa mga bata. Pagbigyan niyo naman ako. Sana mahalin niyo naman ako kahit konti. Hindi naman ako masamang babae. Tsaka, mahal ko naman ako kayo eh. Natatakot lang akong ipakita yung kasi baka hindi niyo tanggapin. Yan. Pag-aaralan nating dalawa na maging tao para sa isa't isa. Sana noon pa nangyari ito. Ano ba dito ang aming bahay? Ito yung sa atin. Oh, ito yung sa atin. Ano eh? Halika! Kumain tayo. Oh, unahin natin yung asin. Wait.
Sa dati nating bahay, may marami doon iwanan doon sa kwarto niya. Kukunin daw niya. Tapos doon naman si Joanne, nakilinay, at doon yata titira. Anong doon titira? Teka, anong doon titira? Teka muna. Akala ko ba eh, nakapag-usap na kay nanay at sabi niya eh, pumayag ka na. Teka, siya titira. Teka. Anong pinagsasabi mo? Wala kaming pinag-usapan ng nanay mo. Bakit siya doon titira? Eh, tayo mga magulang niya. Kailangan dito siya titira. Ano naman, tatas ka naman ang boses eh. Eh, hindi! Pabayaan mo na lang yung matatanda doon. Tutal naman eh. Andiyan lang naman. Pwede naman siya magpalipat-lipat dito kung gusto niya. Pabayaan mo na yun. Matatanda na yung kailangan. Eh, nag-uumpisa na naman yung nanay mo eh! Ano bang gusto niya mangyari? Mahula na tayo ng karapatan sa bata? At saka ikaw, para ka naman hindi ama. Gusto mo yata pamigay na yung anak mo eh. Tama, tumigil ka na nga. Ah, basta! Pauwiin mo si Joanne dito. Dito siya titira. Mercy, pwede ba? Napapagod na ako. Ayoko magtalo tayo. Ah, basta! Pauwiin mo dito si Joanne at dito siya titira. Mercy, huwag mo dalhin yung dating ugali mo sa pamamahe na to. Na ano? Ha? Sabihin mo, naugaling hostess, ha? Eh, kagaya ka rin pala ng nanay mo eh. Pinagdidikdik ka rin mo nakaraan ko. Ganyan ba? Ganyan ba yung gusto mo matutunan ng ugali ng anak natin? Ha? Ayun. Lumabas din ang katotohanan. Kaya gusto mong matira ang bata doon dahil ayaw mo maging ugali ko? Ha? Ugali mo sa mga babae? Ganon? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kung ako marumi, mas marumi ka dahil pinatulan mo ako! Tumigil ka naman! Nagpapahangin kay ata. Nagpapahinga lang, Tay. Ibang pera naabot na ba sa inyo? Parte lamang yun ang utang ko sa inyo. Iba naman eh, sa ako nang bayaran kapag nakaluwag na ako. Ayos lang. Siya nga pala, ano yung pagtatalong narinig namin kanina? Sabi ko nga kay Emma, pauwiin na muna si Joanne sa inyo dahil parang matigil na yung pag-aaway ninyo. Pero ayaw naman umuwi ng bata. Kayaan nyo lang muna, Tay. Sanay din yun. Anak, kami ng nanay mo matanda na. Kaya kung maghinanakit man, hindi na bale. Basta huwag lang masira ang pamilya mo. Marami na kami magandang alaala sa buhay namin. Siguro, kaya na nung matabunan kung anuman ang hinanakit namin. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Ang pamilya ay pamilya. Iisa lang ang ina ng iyong mga anak. Sino man siya, anuman siya, tanggapin mo at ipaglabang kung maaari. Alam niyo tayo, minsan, siguro kung wala kayo sa tabi ko, hindi ko alam kung anong panggagawin ko sa buhay ko. Minsan, nahihiya na akong lumapit sa inyo eh. Lagi na lang. Ang lokong batang ito. Eh bakit ka naman mahihiya? Eh nag-iisa ka lang naman na anak namin. Iyong iyo ang lahat ng atensyon ko.
Yun nga eh. Swerte-swerte ko nga eh. Talaga? Tay, maalala niyo nung bata pa ako? Oo. Oh. Ayaw lipad nung saringgola dahil sa... Walang hangin. Oo. Kayo ang hangin, tay. Kayo ni inay. Minsan, malakas na kapatid ng PC na saranggola. Pero kahit ano sabihin, babag sa kasaranggola kung walang hangin. Anak, lasing ka na yata. Matulog ka na kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo. Sige na, sige na. Tulog ka na. Tapusin ko lang ito. Inaantok na ako. Sige, tuloy na ako. Mercy! Wala ang asawa mo. Eh, saan daw napunta ako? Ay, kanina, may dumating na kaibigan. Ako, ewan ko ba kung bakit gano'n manabit? Ang igsi, halos lumitaw na yung kaluluwe. Siguro kaibigan niya yon nung araw sa club, kasamahan niya. Eh, may pupunta niya atang kasalan at pinaksalan niya ata ng isang German yung isa nilang kaibigan. Di man lang kasi nagluto bago umalis. Eto, kaya nga dinala kita. Eh, baka naman siguro nagmamadali na eh, siguro. Ay, naku. Talagang walang malasakit sa pamilya. Ewan ko ba? Talagang pinipilit kong gustuhin niyang asawa mo. Pero talagang may mga bagay yan na ginagawa na hindi ko mapagbigyan. Ay, naman. Ay, naku, Rene. Oh, wag ka nang magbulag-bulagan, ha? Sa pusali mo nakuha yung babaeng yan. At siguro hindi na mahuhugasan niya ng malinis mong intensyon. Alam mo, Lola, sabi ng teacher ko, pag first honor ako hanggang grade 6, siguradong magiging valedictorian ako. Bah, syempre, mana kaya ta sa akin. Baka mali tayo. Baka tawagin na pangalan ko. Wala pa tayo. Sayang, ano? Wala ang daddy mo at saka lolo mo. Sana kasama natin sila. Ano? Oh, malakad yata kayo. Ay, Mami, pupunta kami school. Sasabitan ako ng medalya. Sasabitan ka? Eh, bakit hindi ko alam? Eh, sabi ni Lola, kami na lang eh. Paano? Lagi kang wala. Kasama mo parati yung mga kaibigan mong kalad ka rin. Nakakahiya naman kung obligahin ka pang asikasuhin mo yung anak mo. Nay, anak ko yan. Ako ang dapat umaakyat ng entablado, hindi kayo. Sa palagay mo ba, karapat-dapat ka? Karapat-dapat man o hindi, dugot naman ko pa rin yan. Kaya huwag na kayo makailan. Ay, naku, mali ka na, Joanne. Hindi, sa akin siya sasama. Mali ka na. Nasasaktan yung bata! Bagay, pinalalaki mo pa. Ano ba maliit? My God! Nagiging kautawa na lang ako sa sarili kong pamamahay. Rene! Ano ba? Pakiramdam ko tuloy wala na yung nagmamahal sa akin. Huwag ka ang ganyan. Testing ko ay ito! Pili ka kasi. Ano ba? Sabi ko mahal kita. Hanggang sa ngayon, mahal pa rin kita. Ano ba kasing hirap eh. Marami na kasing nasasabi kaya. Marami rin nasasaktan. Pabalik mo sa akin ang pamilya ko. Yung tayong dalawa lang. Gusto ko yung sarili lang natin. Para mo nang awa. Rene!
pamilya niya. Yun sila lang daw. Ayaw naman yung Martino. Alam mo, huwag ka na lang makialam. Pabayaan mo sila. Discarte nila yan eh. Paano ko mapahamak yung mga apo ko? Tsaka pa lang ako makikihalo pag huli na? Aba, karapatan ko bilang ina ni Rene na pakialaman ang buhay nila. Tsaka ano yung ibig niyang sabihin na sila lang, eh kataming bahay nila tayo. Anong, paalisin nila tayo dito? Ano kaya kung ako naman ang magsabi sa iyo naman? Doon tayo sa probinsya. Tayo lang dalawa, walang iba. Nako. Yung mercy na yan, oportunista yan. Malamang pagbalik natin dito, hindi na atin itong bahay. Hello. Oy. Ikaw, kain ka na. Saan ka pa nagpupunta? Bakit hindi kita nakikita? Eh, kasi pag nandito naman ako eh. Wala naman ako na yan naririnig kundi mga away ninyo. Eh, kaya doon lang ako sa labas. Aba, huwag ako sisihin mo. Ano, kumain ka na. Pwede na, mga. Hindi mo, may kasama ako eh. O, di papasukin mo. Kaibigan mo? Hindi ho. Hello, La. Asawa ko po. Good evening po. Dito ka lang. Magsisimba raw kami. Huwag na huwag kang dadayo ron, ha? Joan? Halika na. Halika na. Hindi niyo siya isasama! Sabing sama mo ako eh! Ikaw? Pag sinabi ko hindi ka sasama, dito ka lang sa bahay! Masakto ng bahay! Bakit wala kang dito pula? Wala dito lang kayo! Nasa ospital pa rin siya ngayon, Tay. At sabi nga ng doktor, kailangan daw niyong magpahinga muna. Butik nang malaglag yung bata eh. Pero ulitas na siya ngayon. Ang nanay mo naman, tumaas ang presyon. Mabuti na lang may gamot dito sa bahay. Diyos pala siya. Ngayon ko lang nalaman. Ayan ang sabi ng doktor. Sabi,
Sabi ng doktor, medyo delikado yung pagbubuntis niya ngayon. Bawal sa kanya yung sumamahan ang loob niya. Alam mo, kailangan mabawas-bawasan ang pagkikita nila ng nanay mo. Pero kahit anong gawin natin eh, talagang hindi maiwasan. Ay, yung nga sanang ipapakiusap ko sa inyo. Ano? Kumari sana, doon muna kayo ni inay sa probinsya. Rene, alam mo ba yung mga sinasabi mo? Ito eh, pinag-isipan ko mabuti ito. Nahihang ako sa inyo eh, pero wala talaga akong naisip ng ibang paraan eh. Dito sa mababakante rito, naisip ko na si Ruel muna pansamantala at saka yung mapapangasawa niya titira dito. Rene, bahay ko to. Pinalalayas mo ako sa bahay ko? Tay, hindi naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Dinadaan mo ako sa mabuting salita, pero pinalalayas mo kami ng nanay mo? Kayo. Eh, nakikiusap lang naman ako eh. Ikaw ha? Ngayon ko lang nakikita yung tunay na kulay mo. Walang iyak ka rin pala. Katulad ka rin ng asawa mo. Kahit labas si Mercy dito. Kayo ang lumayas dito. Kayo ang lumayas sa lupa nito. Dahil sampit lang kayo dito. Lupa namin ito. Bahay ko to. Aking mo pa ngayon. Walang iya ka. Tarantado ka talaga, no? Lumayas ka dito! Lumayas ka! Walang kita ng ala! Lumayas! Minsan, talagang may nasasaktan, lalo kung ari-arian ang pinag-uusapan. Ang hindi ko maintindihan kasi yung bakit dinamdam ng gusto ni tatay yung mga nasabi ko sa kanya. Wala namang masama sa sinabi ko ah. Sabi ko naman sa kanila, magpirmi na sila sa probinsya, pansamantala. Tal, matatanda na sila. Tsaka may bahay naman kami dun eh. Sinabi mo ba sa kanya yon? Pinaliwanag mo ba mabuti? Di nga nila ako maintindihan eh. Di hanggang ngayon, ayaw lang ako usapin. Ano kaya kung dali natin sa barangay? Ba naman? Ang pamilya yung problema natin. Isipin mo na mararamdaman ng mga magulang ko. Paano naman tayo? Paano si Ruel? Tsaka, ang hirap naman ng sitwasyon. Eto, buntis pa ako. Hindi ko na alam. Dapat sana matagal na nangyari to eh. Rene, hindi mabubuo ang pamilya natin kung patuloy silang nakikialam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sasaktan naman ako. Si Horace ng mga kasulatan.
Si Narinejo ang may-ari nitong ang lupa ay nakapangalan sa kanilang mag-asawa pati na ang bahay as evidence by the loan na galing sa SSS para sa pagpapatayo nito. Ano nangyari yun? Ako ang nagbayad sa lupang ito. Galing yun sa ipong ko. Matibay ho ang mga ebidensya nito. Marami akong saksi. Ang misis ko. Si Rene mismo at ang asawa niya. Hindi nila may pagkakaila yun. Nabayaran daw mo kayo. Ano? Magkano? Katiting, hindi sapat! Wala ho akong magagawa. Napag-utusan lang ako para ipaliwanag sa inyo ito. Ito ang sabihin mo sa kanila, Tom. Hindi ako aalis sa bahay nito. Magdemanda na sila hanggat gusto nila. Magdedemanda rin ako. Mga walang nga sila. Alis na ako. Hindi ko pinalaking ganyan si Rene. Hindi ko lubos maisip na magkakawa niya sa atin to. Alam mo, hindi ko alam kung saan tayo nagkulang. Ako mismo, hindi ko alam kung nagkulang man ako sa kanila. Tanda na tayo. Bakit ngayon pa nangyari ito? Emma, huwag kang kalala. Nandito naman ako eh. At hanggat magkasama tayo, hindi ako mawawalan ng loob. Ay nako, sa isang buwan, libre-libre na kayong pumunta rito. Oo, eh kung gusto ninyo, dito pa kayo tumire. Aba, eh sa akin na tong bahay na to, no? Sarili ko na to. Oo, matagal na, pinapatira ko lang yung biyanan ko rito. Ayoko naman patulugin sila sa kalye. Day, nasa pangalan kong titulo ng bahay na to. Eh yung German mong asawa, nabigyan ka ba ng bahay? Naku! Eh ngayon nga eh, postcards lang pinapadala sa'yo eh, wala namang cash. O paano? Magkita naman tayo. Maghahanda ako ha. Oo. Eh, hindi, ikaw. Sabihin mo lang. Oo nga eh. Ay naku, pag nakita mo itong bagong bahay ko, ang ganda-ganda. Ma, mag-usap nga tayo. O day, tawagan kita uli mamaya ha. Pagtuloy natin kwentuhan natin ha. Ah, sige. Ano itong nababalitaan ko na naman na pinaalis niyo si Lolola sa kabila? Kailangan mo nang matitiran eh. Hindi ko naman kailangan yung bahay na yun eh. Ayokong makipagsiksikan sa inyo sa bahay na to. Ma, ba't nyo naman ginawa yun sa kanila? Matatanda na sila eh. Ruel, kailangan ko rin ang katahimikan sa bahay ko! Kahit kailan walang ginawang masama sa inyo si Lolola. Yung pagluloko ko, yung pagbagsak ko sa eskwela, yung pagka-drugs ko, yung pag-aasawa ko, ako lahat yun, kasalanan ko lahat yun. Kung meron dapat babaguhin sa bahay na to, kayo yun! Dahil kayo, kulang kayo sa pagiging ina! Ah, ganon! Ganon, ha? Ganon! Bastos! Man, nagsiselos kayo. Dahil mas mahal namin si Lola. Bakit? Pag nagkakasakit kami, sino ba nag-aalaga sa amin? Pag nagugutom kami, sino nagluluto? Pag kailangan namin ng pagmamahal, sino ba nag-aaruga? Si Lola yun. Dahil kayo, nasa labas kayo. Lamyerda kayo ng lamyerda. Libot kayo ng libot. Pinasasayin ninyo yung sarili ninyo. Ma, kami naman ang basahin ninyo. Anak mo kami. Lagi niyo sinasabi na tinatanggalan namin kayo ng karapatan para sa amin. Bakit? Kailan niyo ba inalagaan yung karapatan na yun? Tama na ha! Tama na! Bastos na to ha. Bakit? Lahat naman to para sa'yo ha! Balang araw, papasalamatan mo pa ako! Pagkaraan ng 17 taong magulo at maligalig na pagsasama,
nagkahiwalay ang mag-anak at magdiyanan at humantong sa hukuman ang pag-aalitan ng idemanda ng mag-asawang Rene at Mercy ang kanilang magulang na si Emma at Carlos sa kasong ejectment. Pumanig ang mga mababang hukuman, ang MTC at RTC, sa mag-asawang Carlos at Emma. Sinabi ng mababang hukuman na ang mag-asawa ay kapwa may-ari ng lupa't duplex. Kaya't may karapatang manatili dito dahil naipakita ni Carlos na ang perang ginamit ay galing naman kay Carlos. Hindi ako maaaring makapayag. Paano tayo natalo? Eh maliwanag na sa pangalan naman natin ang titulo ah. O nga, Torne. Maliwanag sa deed of sale na kami ang nakabili ng lupa. At ako rin nagsanla sa SSS at patuloy kong binabayaran itong utang na to. Mali nga ang mababang hukuman. Ang kasong isinampa natin ay ejectment lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang pag-aari, ownership, kundi ang karapatan lang sa pag-uukupa. Bukod dito, kahit ownership pa ang pag-uusapan, wala naman silang hawak na titulo o anumang dokumento. Aapila tayo. Dapat lang! Di ba, Rene? Hoy, ano ka ba? Kinakausap kita. Kailangan umapila tayo. Ligtad ng mataas na hukuman ang desisyon ng mababang hukuman sa teknikalidad na walang kapangyarihan ang mababang hukuman na pasyahan kung sino ang may-ari ng lupa. Ejectment lang ang isinampa ni Rene at Mercy. At sa ejectment, walang kapangyarihan ng mababang hukuman na pasyahan ang pangangari o ownership. Kung si Carlos at Emay naniniwala na sila'y kapwa may-ari ng lupa't duplex, kailangan nilang magsampa ng ibang kaso sa ibang hukumang may jurisdiksyon tungkol dito. At kahit pa sabihing maaaring pasyahan ng mababang hukuman ang pangangari o ownership, ang tanging salaysay ni Carlos at Emma ay di maaaring manaig sa titulo at deed of sale sa pangalan ni Rene at Mercy. Ang mga dokumentong ito ang nagpapatunay na sila ang may hawak ng lupa't duplex bilang may-ari at si Carlos at Emma ay nakaukupa dito dahil sa pagpaparaya nila. Ang katayuan ni na Carlos at Emma ay tulad ng mga nangungupahang natapos na ang kontrata, ngunit nagpapatuloy umukupa sa pagpaparaya ng may-ari na maaari silang paalisin kahit anong oras pagkatapos ng sapat na abiso. Daddy, alis na kami. Eh, hindi niyo naman kailangan umalis. Talaga naman para sa inyo yung bahay sa kabila. Ginawa. Nandito na ulit. At saka, mas maigi na ulit. Lalayo kami. Lalagay na kami sa tahimik. Daddy. Ano, Mercy? Ito ba ang gusto mong mangyari? Ha?
ko, patawari sana ako sa mga nagawa ko sa magulang ko. Rene, hindi naman nila kailangan umalis eh. Si Narawel, di ba talagang kanina naman yung kabilang bahay? Hindi. Kung gusto mo, ikaw lang tumira sa bahay na yon. Mag-isa ka doon. Yan na, Juan. Rene! Si Narine at Mercy na ipaglaban ang kanilang kaso at idulog ito sa hukuman at sila ngay nanalo. Ngunit kung tutusin, sila'y hindi talaga nagtagumpay. Talo rin sila dahil sa sama ng loob, hirap, pasakit, pighati, pagkaabala at gastos na mga pawang kaakibat ng kaso sa hukuman, lalo na't kadugo pa ang kalaban. May katwiran man po, dapat din isipin na bago ipaglaban ito sa hukuman, baka mas mabuti ito'y dalhin muna sa larangan ng marangal at mapayapang usapan kung saan nangingibabaw ang intindihan at pagmamahalan. Ito po si Atty. Jose Sison na sa inyo'y muling nagpapaalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sa piling mo, sinta, di itang patulusa. Madilim na kahapon, di ko na agintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang